Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan ko. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahias, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis na Ahias ang kanyang balabal at pinagpupunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem. Ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos, Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa'yo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayang ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan ang sariling gusto nila'y siyang sinundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway, agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po ang lahat. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit, kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon! At mga kapatid, Biyernes, sa ikalimang linggo ng karaniwang panahon,
araw ng ating debosyon. Kaya bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Alam ho ninyo mga kapatid, walang pasok, holiday. Pwedeng magpahinga muna, pwedeng mamasyal muna, pero ang dalawin, ang paglingkuran, ang poong Nazareno, ang inuna at ginawa nyo pa rin. Amen. Sabihin sa katabi, God will bless you. Tandaan nyo yan. Hindi nakakalimutan ng Diyos kung paano ninyo siya ipinaglalaban. Amen. Sana kahit hindi holiday, kahit may pasok, matuto tayong tumigil, matuto tayong magpigil ng mga alam, ng mga ginagawa, at ng gusto mo para sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, noong Lunes, yun po yung aking unang araw sa aking bagong assignment sa Our Lady of Assumption Parish sa, sana tama, Asuncion Street, Malate, Manila. Alam mo ninyo, marami ako mga kaibigang na-late dun sa aking unang misa, alas 6 ng gabi, kasi medyo looban yung aming simbahan, OLAP, Our Lady of Assumption Parish. Medyo looban. Kaya sabi sa akin, Father, sabi mo sa bisita mo, sa Manila Zoo. Sabi ko, nakakatakot naman. Sabihin ko sa kanila, dalawin niyo ko sa Manila Zoo. Ha? Pero alam ho ninyo, pagising ko kinabukasan, ang gumising sa akin ay huni ng mga ibon, kasabay ng tilaok ng manok, bagong lugar, bagong tunog, bagong buhay. At mga kapatid, ito ang imbitasyon sa atin ngayon ng Panginoon. Araw-araw, humanda ka sa mga bagong darating at mangyayari sa iyong buhay. Simple lang, isang salita lang ang babaunin natin mamaya pag-uwi natin mula sa Panginoon. Ephata. Mabuksan. Be open. Araw-araw maging bukas tayo sa bawat bagong araw na binibigay, na ipinagkakatiwala pa sa atin ng Diyos. Hindi nauubusan at hindi mauubusan ng Diyos ng mga bagong bagay na pwede niyang gawin para sa iyo. Kung yung iba ayaw na, nagsawa na, ang Diyos laging may bago para sa iyo. Katulad ng ginawa niya doon sa lalaki sa ebanghelyo natin, utal, pipi. Ito yung kanyang bagong ginawa sa kanya. At katulad niya, hindi natin dapat pinangungunahan ng Diyos. Hindi yung sa paghihirap, hindi yung sa problema, sa sakit na meron ka ngayon, sasabihin mo at paniniwalaan mo yung sasabihin ng iba, wala ka na, tapos ka na, ganyan ka na lang talaga. Huwag mong pangunahan ang Diyos. Sa tamang oras, sa paraan ng Diyos, magkakaroon ka rin ng katahimikan, ng kagalingan, ng kaginhawaan, ng kapayapaan. Babalikan ko, hindi lang sa tamang oras, sa mas mabuting paraan ng Diyos. Maniwala ka, magtiwala tayo sa mas mabuti at tamang paraan ng Diyos. Kung babalikan natin ang ebanghelyo, yung pagpapagaling na ginawa ni Kristo sa may sakit ngayon, hindi kagaya sa iba.
Kasi yung mga dating pinagaling niya, sinabihan lang niya, tumayo ka, gumaling na. Lumakad ka, nakapaglakad na. Ngayon, hindi agad-agad. May paraan ng Diyos para sa kanya. Kaya ganun ka rin. Huwag kang maiinggit kagad sa iba. Pag nauuna silang gumaling, guminhawa, makapag-abroad, baka iba ang paraan ng Diyos para sa iyo. Hindi agad-agad, pero darating pa rin. Kaya nga huwag mong pangungunahan ng Diyos. Kaya maraming nasasaktan, napapahamak, napapasama. Pinangungunahan mo ang Diyos. May tamang paraan ng Diyos. At hindi tulad ng ibang paraan, anong ginawa ni Kristo sa lalaki? Inihiwalay niya mula sa maraming tao bago niya pinagaling, binago at niligtas. Kaya mga kapatid, makinig po kayo. Huwag kang matakot. Huwag kang madamot kapag kumilos na ang kamay ng Diyos. Manalig ka rin na minsan para mabawasan man lamang ang hirap, ang kalungkutan mo, kinakailangan mong ihiwalay. Ilayo ng Diyos sa mga bagay, sa mga tao, sa lugar na hindi tama para sa iyo. Sometimes, your disappointment is God's appointment to you. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, huwag natin kalilimutan na walang sakit ang hindi kayang pagalingin ng Diyos. Walang problema o paghihirap ang hindi kayang tapusin ng Diyos. Walang mali ang hindi kayang itama ng Diyos. At walang masama ang hindi kayang baguhin ng Diyos. Kaya mga kapatid, may pasok man o wala, busy ka man o hindi, tuwing may nawawala, tuwing may nababago, huwag kang magtatampo kay Kristo sa kanyang mas tamang oras at mabuting paraan. Ililigtas ka ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating pong itutugon, Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at tinihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo.
Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid nating biktima ng iba't ibang karahasan at digmaan, ang mga kabataang hindi nakapag-aaral, ang mga katutubo at bilanggo, ang mga walang sapat na makain at maayos na tirahan, at ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, nahayag sa salita, gawa, buhay, at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, Satanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio,
Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahit sa puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring bagong biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ay mo'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y tutuhin ko. Mahal na po, oh Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugtad po ninyo ito, kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, inayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Jesus Nazareno,
Patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usang ikay kasama ko. Ang sabo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupulihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules na ng abon na siyang simula ng panahon ng Kuwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo po mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno, paglilimos, lahat po ng nasa hustong gulang at may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kanya-kanyang pamamaraan. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,005 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat
na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka ng closing na yan.